Magandang araw mga ka-agri and welcome back sa ating YouTube channel Agri Lifestyle. So for today's video, meron lamang po tayong mga comments na sasagutin dito sa ating comment section, no? Dito sa mga videos natin na ina-upload. So pasensya na po mga ka-agri kung hindi po natin masagot lahat yung mga ano, yung mga comments nyo po at saka yung mga katanungan nyo po dito. So itry natin, no, na sasagutin yung mga ano, yung mga ilang mga katanungan dito. So ito po, unang-una, Rafael Cristiano Carino III, yung comments niya po dito mga ka-agri. Hello po sir, ask ko lang po sana if yung total lot area niyo po ba ay 150 square meter or yung manukan lang po ang 150 square meter, at how much po ang capital niyo sir planning po mag-invest sir sa chicken farming. Thank you po at God bless. Ayan po, Sir Rafael, yung area po namin dito ay bali 1,200 square meter po ito, total area ng isang lote dito namin mga ka-agri. Pero yung kulungan ng manok tsaka yung mga yung nilalagyan namin ng manok, yung area ay nasa mga 150 to 200 square meter lang po yung area namin, no, yung manukan namin. Malaki lang po ito tingnan ka-agri kasi ano, nagtitrain po ako ng aso, isa po akong dog trainer. Kaya meron kaming extra loan dito na kung saan dito kami nagtitrain. Naisipan namin mga ka-agri na lagyan ng isang fence doon banda para po makapag-alaga kami ng ano, manok dito. So ano po, 150 square meter to 200 square meter lang po ito mga ka-agri. At saka ano po, dapat kung meron kayong mga ekstrang lupa dyan sa likod ng bahay nyo, pwede po kayong magsimula ng pag-aalaga ng mga free range. Hindi kasi palakihan ng area ito mga ka-agri. Ano, sistema po ito mga ka-agri, tsaka tamang practices po para tayo makapagparami ng mga manok. So ayan po, how much po ang capital nyo sir? So para po sa akin mga ka-agri, nung nagsimula po ako ay ano, inuunti-unti ko po yung paggawa ng pabahay. So inuna ko po mga ka-agri nung ano, yung kulungan ng manok. Later na po ako bumili ng manok nung meron na akong dalawang kulungan. So ayan, siguro yung mga nasimulan ko na kapital mga ka-agri nasa mga 10 to 15,000 siguro sa pabahay, kasi medyo yung ginamit ko na mga materials ay yung yero saka yung cucumber. And mahal na din yung ano, mahal na din yung labor, kaya umabot ng 10 to 15,000. Pero malaki naman yung dalawang kulungan na napagawa ko sa 15,000. Siguro nasa mga 8x10, yung 8 feet by 10 feet yung size. Dalawang 8x10. Tapos ginawa na lang namin ng mga division po para po marami yung magkasya na mga manok, no? Ayan. So thanks for your comment, Sir Rafael. Dito, Richard Libuna. Nice farm ka-agri, thanks for sharing. Salamat din Sir Richard Libuna. Gerald Pangawilan. Pwede po makabili, saan po location mo? Tagum City. Hello Sir Gerald. Yes po, pwede po kayong makabili sa amin. Meron po kaming ano, FB page na nilagay sa description dyan sa mga videos natin. Pwede nyong i-PM yung FB page namin. Marami kaming mga available sa ngayon mga ka-agri, yung mga day old, week old chicks, tsaka minsan meron kaming mga ready to lay, tsaka mga breeders na dinidispose po mga ka-agri. So thanks for your comment Sir Gerald. Ito, Reynaldo Fabrigar. Napakaganda ng presentation nyo sir. Okay ako dyan dahil sa feasibility ng manukan. Sana wag naman lubos na iwanan o iwala yung natives natin. Thanks for your comment Sir Reynaldo. Dito po sa video ko po, yung video ko po na bakit ako huminto sa pag-aalaga ng native chicken. Ano po yun mga ka-agri, side ko po yun mga ka-agri. At opinion ko po kasi naranasan ko po talaga na magbenta ng mga native, no? Yung kuha po nila sa palengke ay murang-mura po. Tsaka meron naman ako mga heritage na kinukuha, day old pa lang po, kinukuha ng 120
per head po mga kagri. So ayun, tapos yung demand dito sa lugar namin sa mga heritage ay napakalakas po, no? Napakarami pong mga buyers po sa ngayon dito sa Davao del Sur. So kaya uminto ako sa pag-alaga ng mga native kasi naisipan ko po na i-concentrate ko na lang po yung heritage. Pero hindi po ako nagdi-discourage po mga ka-agri sa inyo na huwag kayong mag-alaga ng mga native chicken. Saka hindi naman mawawala talaga yung native chicken natin mga ka-agri kahit pa napakadaming mga banyagang mga breeds na pumasok dito sa Pilipinas ay talagang hindi yan mawawala mga ka-agri kasi yung mga kababayan po natin nasa mga bundok na walang masyadong mga kapital, so meron talaga yan silang mga native sa kanilang bakuran, so hindi talaga mawawala. Kaso konti lang po yung mga kaibigan natin diyan na nagpaparami ng mga ng mga native chicken po mga ka-agri. Siguro kulang din yung suporta ng government natin dito sa mga sa pag-alaga ng mga native, no? Pero meron naman mga dito sa amin mga ka-agri, meron namang mga kunting mga tulong yung DA po. Meron naman po silang mga ginagawang kunting tulong, no? Nagbibigay sila ng mga upgraded native chicken sa mga kaibigan natin diyan. So, meron silang mga requirements para mabigyan kayo ng mga pasimula ng mga native chicken, yung mga upgraded. So, meron po akong narinig. Pero hindi po lahat na nabigyan, depende po sa lugar mga ka-agri. So, ayan. Thanks for your comment, Sir Reynaldo. Dito Neil Adolfo. Sir, magandang araw. Pila pahimo nimo sa incubator nimo, sir? So, magkano daw yung pagpagawa ko sa incubator? Yung incubator ko po kasi mga ka-agri, galing po ito sa aking kaibigan si Sir Albert Camingaw. Pina-installment niya po yung pagbayad nito. Yung bili ko nito ay nasa mga 45,000 siguro. Kung hindi ako nagkakamali, 45,000 yung dalawa na, setter at saka hatcher. Pero maraming mga gumagawa ng mga ka-agri, no? Sir Neil, maraming gumagawa ng mga incubator. Pwede kayong sumali sa mga nang tawag nito sa mga FB groups, no? Maraming nagbebenta ng mga incubator. Pero syempre, suriin niyo muna yung kung legit ba or kung okay ba yung performance ng mga incubator na ginagawa nila. Ayun po. So, merong mga 10,000, meron ding mga 6,000, depende po sa capacity. The more load po, the more capacity, the higher the capacity ay mas mahal konti yung mga incubator. Hanggang siguro merong mga 50,000 po isang setter tsaka 50,000 hatcher. So depende po mga ka-agri. Merong 20,000 din po. So depende sa budget at saka depende sa requirements nyo po mga ka-agri kung ilan yung breeders nyo po mga ka-agri para tantsahin nyo po, no? I-calculate nyo po kung ilan yung breeders nyo para hindi po kayo masobrahan yung pag-incubate kasi sayang naman kung kung marami kayong itlog na makukuha per week tapos puno na yung incubator nyo. So dapat siguraduhin nyo kung mga ilang itlog yung makukulik nyo within a month. Ayan. Maranao Fish Keeper. Sir, magandang araw. Yung week old po ba, sir, is pwede na magender? Plano ko kasi bumili ng puros babae na RIR. Salamat. Ayan. Sir, Maranao Fish Keeper. Sa amin po dito, pag less than 15 days old pababa ay yung pagbebenta namin is ungendered po. Meaning to say, kasama na po yung lalaki at saka babae. Hindi po namin gender po muna kasi ang hirap po mga ka-agri. Ang hirap minsan po ay nagkakamali po kami kung saan doon yung babae at saka yung lalaki. So pagbenta namin is ungendered po. Yung pagbenta namin pagka 15 days old pababa. Pero pag lampas na ng edad ng nasa mga 20 days old hanggang pataas po ay minsan po ay klaro na po yung lalaki tsaka yung babae. So ayan po. Pero pag sa dominant kayo bumili,
as yung mga dominant CZ sa kay Dr. Erwin Cruz ay yun yung nakagandahan ko. Day old pa lang ay pwede na pong malaman yung babae at saka lalaki. So, pwede na pong i-sexing po yung mga sisyo nila. Yun yung nakagandahan sa dominant CZ po. Yung program nila ni Dr. Erwin. Ayan. So, sa amin po ay ungendered po yung ano, pagbenta namin pag less than 15 days old. So, ito pa. Jeffrey Garcia, lugi talaga ang native. Maliit ang karne at itlog. Sa lasa, halos parehas lang. Thanks for your comment, Sir Jeffrey. Ayan po. Ito po yung ano, komento ni Sir Jeffrey. So, the same po. Halos the same po kami ng, ano, ng opinion ni Sir Jeffrey. Salamat, Sir Jeffrey. Joven Baterna, new subscriber. Ang ganda ng iyong farm. Maraming salamat, Sir Joven. Hello, sir. As lang ko, tagpilang 2 months old from Davao City, John Lawrence Istares. So, yung presyo namin, mga ka-agri, yung mga day old namin na mga heritage ay nasa 100 to 120 per head po, mga ka-agri. So, ayan po yung presyohan namin. Tapos, sa 2 months old, kung hindi ako nagkakamali, nasa mga 200 to 250, mga ka-agri. Yan po yung presyohan namin dito sa aming lugar. Pero minsan, merong mga ano, nagbebenta much cheaper po. Depende po sa area, mga ka-agri, tsaka depende po sa materialis nila. Kasi marami kasing mga nagbe-breed ng mga heritage na ewan ko kung saan galing. So, depende po talaga sa kanila yan. Merong nagbebenta ng 80 per head, meron ding 60 per head. So, depende po. Pero sa amin dito, nasa 100 to 120 po, mga ka-agri, yung day-old chicks na mga heritage chicken po. Ayan. Hanap tayo dito. Ka-Farmers TV. Sir, magandang araw. Ito yung comment ni Ka-Farmers. Napa-subscribe ako dahil sa linis ng farm mo, sir, at organize. Full support your vlog, idol, without skipping ads. Thank you, sir. Thank you, Ka-Farmers TV. Salamat po. Yan po, ito po yung ano namin, isa pong ginagawa po talaga namin dito. As much as possible, dapat malinis po talaga yung area natin. Yun yung tugon ko sa aking mga helper dito na dapat malinis talaga yung area. Kasi makikita nyo po yung ano, pag-aalaga kung tayo po ipupunta sa mga ibang farm, dun po nagre-reflect yung mga practices nila. Pag madumi yung paligid, madumi yung mga pakainan nila, ayan, nagre-reflect po yan kung paano po yung pag-aalaga nila. So, sa amin po dito, mga ka-agri, ay as much as possible, dapat malinis talaga yung area. Ayan po. Thanks sa comment nyo, Ka-Farmers TV. Lakwatserong magsasaka, ang linis at ang ganda ng pwesto mo, ka-agri. Salamat po, Lakwatserong magsasaka. Salamat, sir. Grace Lumarda, magkano naman po ang isang ready-to-lay na Rhode Island Red? Ayan. Hello, Ma'am Grace. Yung ready-to-lay namin, kasi yung ready-to-lay nasa mga 16 to 18 weeks old, yun yung ano, term na ginamit, RTL. Ayan, ang dito sa amin, mga ka-agri, yung heritage namin, depende po talaga, mga ka-agri. Minsan, binibenta namin ng 850 to 1,000 yung mga RTL namin na mga Rhode Island Red. Tsaka, ano, depende po sa mga nag-aalaga. Meron ding mga more than that yung presyo nila. Meron ding mas mura po, mga ka-agri. Pero sa amin, nasa mga 850 to 1,000 yung ano, ready-to-lay na mga heritage chicken. Salamat po. Sir, kapag ganyan karaming alaga, consider as backyard pa rin po ba yan? Jeeders TV. Magandang araw, sir. Sa akin pong pagkakaalam, mga ka-agri, less than 1,000 heads ay considered as ano po, backyard. Ayan. Sa amin dito, yung manok namin dito, minsan abot ng 200 to 250. Pero yung minimum po namin dito na stocks po sa ngayon ay nasa mga less than 100 heads po, mga ka-agri. So, in that way, hindi na po kami kumuha ng permit kasi maliit lang po yung ano, yung alaga natin dito. Hindi po masyadong marami. Tapos nakabakod po yung lote natin dito, area. So, hindi nakakadisturbo sa ating kapitbahay.
Tapos controlled natin yung amoy, walang amoy kasi palaging nililinisan. So siguro kung open yung area niyo mga kagri tapos maraming kapitbahay ay kumuha na lang kayo ng ano ng barangay permit po. Yun lang po. Pero pag kaibigan niyo po yung lahat ng kapitbahay niyo ay ano bigyan niyo na lang ng ano ng manok para hindi umangal po, hindi umalma. Ayan lang po. So thanks for your comment Sir Jeders TV. Yan, ang daming nagtatanong dito kung magkano yung Rhode Island Red, yung mga heritage natin. So mga ka-agri, kung meron kayong mga katanungan, may FB page po, link sa FB page po namin nilagay sa description. So click nyo lang po yun mga ka-agri, tapos PM kayo dun para masagot namin yung mga katanungan nyo po. So yung FB page namin ay, yung pangalan ay Red Empire Free Range Backyard Farm. Ayan. We are located here in Digo City. Dito kami malapit sa terminal ng bus dito sa Digo City, Bonifacio Bataan Street. So ayan po, PM lang po kayo mga kagri kung meron kayong katanungan or meron kayong gustong bilhin. By the way mga kagri, hindi po kami everyday nagpapasok ng mga bisita dito. Every Thursday lang po pwedeng pumasok dito mga ka-agri. Every Thursday 1 to 5pm lang po. Kung meron kayong mga gusto nyong pumasyal dito ay every Thursday po. Hindi po kami nag ano pumapayag pag ano pag merong mga walk-in na mga clients dito kasi ano for biosecurity reason po mga ka-agri. Ang hirap po pag ano pag matamaan tayo ng sakit. So pasensya na po. Marami tayong mga kaibigan dyan mga ka-agri na gustong pumasyal, no? Gustong pumunta dito. Tapos hindi pa Huwebes. So ayun, nadi-decline po namin yung gusto nila na ano na pumunta dito. Sorry po. So every Thursday lang po pwedeng pumasyal dito sa aming backyard, no? Mini farm dito mga ka-agri. So ang daming katanungan dito, hindi natin lahat masasagot. So baka sa next video po mga ka-agri ay sasagutin natin mga ka-agri. So ayan po, maraming salamat po talaga mga ka-agri sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa aming channel. So kita-kits tayo sa next video. Papasyal ko po kayo sa mga ibang manukan dito sa Davao del Sur. So i-upload namin yung mga pasyal namin, no? Yung mga pinuntahan namin ng mga manukan dito sa Davao del Sur para may ano kayo, may reference kayo at saka ma-inspire naman namin kayo, no, na mag-start sa pagninegosyo dito sa pagmamanukan. Yan. Maraming salamat at God bless and happy farming.